Wag. Ah. Siyempre mga kadok, bago tayo patuloy, babasahin muna natin ang mga komento ng ating mga kadugit saan man tayo nalulong. Yan. At nang sa ganun, ay mabigyan natin ang pansin ang bawat katanungan na inyong hinihiling. Okay po. Okay? Yan. Gagamit nga po pala tayo ng mahiwagang salamin. Okay? At sinabi ni Sir Junil, John, nice. Salamat sir. Side out po sa inyo. At maging si Sir Patong TV. Ano po ang page nyo sa FB? Yan po. Ang pangalan ko po sir sa aking YouTube channel ay ganun din po aking pangalan sa aking FB. Okay. Yan po. Salamat sir. Shout out po sa inyo. Maging itong magandang katanungan para kay Sir Ferdinand Bailon, mga katugis. Ito yung ating sasagutin at bibigyan pansin para maibigay natin yung tamang pagsasanay sa ganitong katanungan ni Sir Ferdi. Okay, ang sabi po dito ni Sir Ferdi ay, Boss, galing Dugnyo. Paano po training ng reverse wall climb? Yan po. Yan po ang ating sasagutin. Sir Ferdi, shout out po sa inyo. Saan man po kayo? Yan. At ganito, ganun din kay Aquino Aquinos. Aquino Aquinos. Nice idol. Salamat sir. Shout out po. Okay? Mark. Kay Sir Mark is in shower. Okay. Okay. Six. Bisago. Ang galing naman. Sir, salamat. Shout out. Tidi Castile. Good fame sir. Paano po i-control ang ingay ng bilyan sa loob ng cage? Makita nila kami. Yan po ang tanong ni Sir Tidi Castile. Okay sir. Ay isa pong napakahirap nga kung minsan. Dahil hindi po basta-basta may control ang ating alaga aso, lalo na po iniiwan natin at pagdating natin nakita tayo talagang agresibo sila, napaka-agresibo nila, walang tigil sa ingay yan dahil giliw na giliw po sila sa atin. Yan, sabik sabik sila na tayo nasa sila ating mayakap at mapansin mga kadugis, kaya sila ay nag-iingay. Yan, at isa pa, tumatapang po ang aso na nakatali at nakakulong lamang sa kung saan natin sila nilalagay. Yan po. Okay, kaya ang kinakailangan po rito, sabi ko nga, ay napaka-importante po sir na mabigyan natin sila ng pansin. Mabigyan natin sila ng karunungan. Ituro natin sila yung mga simpleng pagsunod para sa kanilang, para matutunan po nila ang sumunod at magawa yung ating ninanais sa kanila. Okay, salamat sir. Okay po. At iba pa, ang sabi naman, tanong naman ni Sir Cesar Vidal, saan po lugar nyo, Lakay? Sintinyal, Tagigbayan? Yan po. Dito lang po ako sa Pinagbuhatan, Pasig, sir. Sintinyal to po. Sintinyal to, Pinalat. Yan po. Salamat, sir. Shout out po sa inyo, Sir Cesar. Okay? Yan. At ngayon po, ibabalikan po natin ang katanungan ni Sir Ferdi Bailon. Yan po. Yung tanong ni Sir Ferdi Bailon, Boss, ang galing Dugnyo, paano po i-training ang reverse wall climb? Okay, ito po yung bibigyan natin ng sagutan at ituturo natin kung paano po natin ginawa ang sinasabi ni Sir Ferdi na reverse wall climb. Okay? Ito, ang gagamitin po natin, okay? Ang gagamitin po natin ay si okay? Gagamitin po natin na siyang ipipresenta ko sa inyo kung paano natin ginawa ang reverse wall climb, wall climb ay si Drabe. Okay. At siyempre po, gagamit po tayo ng siyempre ng hindi mawawala ang full reward sa ating pagtuturo. Wala po tayo naihanda na atay ng manok o pitso ng manok na siyang aking ginagamit at ngayon po ay lumpod lamang. Okay? Kaya, Sir Ferdi, para sa iyong katanungan, sir, napaka-importante na umpisan po natin. Dapat po ay alam na ng ating alagang aso ang salitang tigil. Yan, sir. Tigil. Upo, dapa, tayo, kaliwa, kanan, labas.
pasok. Dami ito pa. Okay? Sige. Upo, harap. Kaliwa. Sige. Napaka-importante po yan, sir, na matutunan muna natin, matutunan muna ng ating alagang aso ang mga ganitong pagsasanay bago po tayo pupunta sa ibang pagsasanay natin gagawin. Tulad po ng inyong katanungan, sir, kung paano natin mapareverse yung ating alagang aso at mapataas ang pit sa pader. Yan po, sir. Okay? At ang unang tatang ginagawin, mga katugis, Sir Pirti, kinakailangan po nating sanayin ang ating tuligin. Ang ating alagang aso na ihangat ang kanyang pit. Okay. Angat natin nang hindi po siya mabibigla. Okay. Angat. Papakainin po natin. Tigil. Tigil. Yan. Okay. Tigil. Yes, sir. Yan po ang unang hakbang na dapat natin gawin para hindi po siya maalangan. Sir, na hinahawakan natin ang kanyang liburan o pit. Yan, sir. Tigil. Tigil. Yan. Okay? Tigil. Bigyan po natin siya ng suhol na pagkain habang ginagawa po natin, tinataas natin ang kanyang kwit, mga katugis. Okay. Para hindi po siya malangan, hindi po siya magiging kalmado siya. At siyempre, yung salitang tigil ay huwag po natin kalimutan. Okay? Trabin! At kapag po nasasanay na ang ating alagang aso, na inaangat ang kanyang kwit, ay dito natin umpisang tigil. Tigil. Umpisang na ang kanyang tibig-tugil. Tibig. Na ang kanyang papo ay isasampa natin sa patir. Okay. Katulad po nito, Sir Pirti, sana po ay mabigyan ko po ng kasagutan ang inyong katanungan kung paano natin mapareverse ang ating aso na isasampa ang kanyang dalawang paang nasa likod sa pader. Okay? Ito. Pwisto. Kinakailangan po salitang pwisto. Yan. Pwisto. Oo po. Importante po kasi dito tigil talaga. Pwisto tayo. Okay. Angat po natin ang pwit. Alalayan po natin dahil sila po ay hindi niya talaga, hindi po nila tigil. Hindi po talaga nila yan magagawa ng ganun kadali kung hindi po natin gagawin sa kanila. Sir. Okay, iangat po natin. Oh, iangat natin. Yes, galing. Galing. Napakalago po. Galing, atras. 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 Tigil. 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 Yan po. Tigil. Drabin tigil. Very good. Galing. Yes, sir. Napakasimple. Drabin, drabin po. Napakasimple, sir. Mubo. Napakasimple na nagawa natin kay Travin yung paraan ng pagsasanay para maitaas ang kanyang kwit sa pader, Sir Pirti. Okay? Wala po kayong gagawin na paraan, unti-unti po natin hanggang masanay ang kanyang likod na itinataas. Yan, okay? Yan. Angat po natin dito sa umpisa. Iangat natin siya. Yan. Iangat po natin. O pwede rin po kayong umupo. Yan. Umupo kayo at iangat nyo ito. Isasampan nyo ganyan, sir. Isasampan nyo hanggang masanay na masanay. Bigyan nyo siya ng suhol. Bigyan nyo siya ng suhol. Pagkatapos po, unti-unti nyo siyang inaangat hanggang masanay po siya na hinahawakan nyo ang kanyang likuran. Okay. Okay? At kapag nasanay na po siya, mas madali na po natin silang maturuan na isasampa ang dalawang paan nila sa patir, sir. Okay. Okay. O, ulitin natin. O, angat. Angat. Angat ang pit. Atras. Atras. Simple. Atras. Tigil. 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 Yan. Tigil. Okay. Tigil. Yan, sir. Tigil. Very good. Yan, sir. Okay. Paulit-ulit lang na paulit-ulit, sir. Lapit. Mumpo. Okay. Ulit-ulit lang, napaulit-ulit. Hindi po nakukuha ito ng madalihan. Yung ganitong pagsasanay, sir. Kaya medyo may kahirapan, may katagalan. Pero pag nagawa po nila yan, at napabalansin na nila yung kanilang paa sa likod, sir. Atras. Ito, kinakailangan po nilang mabalansin ito.
Pag hindi mo po nila mabalansi yan, kinakailangan ipagpatuloy po natin hanggang mabalansi nila. Sir, ito. Dahil talaga sigurado po yan na wala silang naapal po sila dyan. Gumigiwang sila at kung minsan ay nakukulong. Yan. Dahil hindi po nga yan ang kasanayan nilang ginagawa. Yan. Sarapin! Lapit! Pwisto. Tigil. Mungkat. Yan, sir. Okay? Iangat lang po. Iangat. Atras. Atras. Tigil. Hanggang sa makuha po nila yung balancing akilos nila at maiangat ng pusa ang kanilang likuran. Okay? Bagamat si Travin ay hindi pa niya kaya po naman ay hindi pa niya magagawang iangat ng pusa yung kanyang likuran. Sir, dahil ay kayo lamang po yung nagtanong, nagsabi kung paano nga ba gagawin ang reverse wall climb. Yan po. Kaya salamat sir. Sana po nabigyan po kayo ng tamang kasagutan sa inyong tanong at para sa gusto rin matuto sa ganitong pagsasanay. At siyempre po sa mga nakakapanood, salamat po sa inyo. At kung bago pa kayo na nakakakita po sa mga pagsasanay na aking gagawa, mangyayari po, mag-subscribe lang po kayo, pindutin lang po ang all at i-share nyo ang like. At siyempre, para makita rin ng kapwa natin mahilig mag-alaga ng aso. Muli po, isang magandang araw. Paalam.